Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading na ito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading na ito. This is a love reading for collective. Paalala lamang po, ng reading nito ay general reading guys, no? Para sa pangkalahatan, kung kanino lamang na energy yung mapipick guys. Your energy. The Wheel of Fortune. The Three of Pentacles. Meron kang iniisip dito. You're a person na hardworking. At ikaw yung person dito na meron kang pinagfufukusan. Work mo man to, or your hobby. Ikaw yung person dito guys na kahit busy ka or in work, no? Kahit nasa trabaho ka, kahit marami kang ginagawa, kahit na busy yung araw mo, ay hindi nawawala yung pag-iisip mo or hindi nawawala yung person mo sa isipan mo. Kumbaga, sumasagi talaga sa isipan mo yung person mo at napapatulala ka pa, no? Pag naiisip mo yung person mo. At pag naiisip mo yung person mo, talagang focus talaga yung isipan mo eh. Minsan nadidistract ka pa sa work mo, parang ganun, sa ginagawa mo. Whatever you are doing. Siya yung laman ng isipan mo. And with the Wheel of Fortune dito guys, yung trabaho mo, yung ginagawa mo, or yung hobby mo, or yung field of work, yung pinagkakabisihan mo, guys, ay magdadala ng fortune sa'yo with the Wheel of Fortune. Fortune, good fortune is on your side. Magiging, ano to eh, positive yung result guys. Magkakaroon pati na expansion. So kung meron kang binibuild na business or tuto ka sa trabaho mo, madali kang tumaas yung position mo guys sa work mo. Kung natatrabaho ka sa kumpanya, kung saan man yan, no, yung work mo, madali kang magkaroon ng expansion. Ibig sabihin, madali kang kasi luck is on your favor eh. Madali kang tawag dito pagka sa trabaho, tumaas yung position mo. Yun yung term ko dun. Mabilis tumaas yung position mo, no? And kung may business ka, madaling mag-expand yun. Mag-grow. Universe is supporting you. You're at the top of the Wheel of Fortune. Upright to yun. Fortunate ka ngayon, guys. It's time to grab it, no? Yung mga opportunities. Sino ba tong person na iniisip mo? Uy. Ano ba yan, gulo?
ng baraha. Okay, it's your destiny. It's your destiny. Siya kaya iniisip mo, guys. Naiisip ka din niya. Pareho kayo nag-iisipan na dalawa. Kung napapaisip ka sa kanya, napapaisip din siya na madalas sa'yo. With the Five of Pentacles, parang feeling na left out in the cold yung person na to. Pero it's with the Wheel of Fortune, parang may divine timing sa inyong dalawa. Parehong sa cards nyo, no, both, lumabas yung Wheel of Fortune. Parang feeling ng person na to ay nahirapan siya sa situation. Nahirapan yung person mo na to na parang na-ghosting mo siya or na-left out in the cold, parang ganon. Na your person is not okay emotionally, no? Hindi healthy with the Five of Pentacles. Okay. Destiny is playing here sa inyong dalawa. So let's see what's with the Wheel of Fortune. Kasi nakapagtataka, both sa energy nyo, sa energy mo lumabas yung Wheel of Fortune, and sa energy ng person mo lumabas yung Wheel of Fortune. What's with the Wheel of Fortune? Ah, okay. The Star and the King of Wands. This is your destiny talaga with the Star card. That's why sobrang attracted kayo sa isa't isa eh. Sobrang dinidesire nyo isa't isa dito. Parang need nyo talaga yung isa't isa. Parang ganun, no? With the King of Wands. Na parang ginawa mo ng goal yung person na to, no? Na parang so, ito yung target mo with the Star card. Na kakaiba siya. No, kakaiba siya kasi this is your destiny with the Star. Kinlarify lang yung Wheel of Fortune, so destiny ka. That's why iba yung feelings mo talaga sa person na yan. Iba yung pagka-attract mo sa person na yan. Ganon din yung person na yan. Iba din yung pagka-attract na sa'yo. Let's see kung ano yung feelings ng person mo towards you. Feelings and emotion. Okay. With the Queen of Cups and Two of Swords. Unsure siya sa feelings niya sa'yo. Parang unsure siya sa situation niyo na this person is trying to be uncaring, no? No, parang wala siyang care, no? Pero there is a reason behind that. Pero be mindful na this is your destiny, no? Destined person for you. May mga dahilan lang kung bakit ganito yung feelings ng person mo for now. Dahil parang feeling na left out in the cold, or parang hindi mo siguro na show yung love, no? Or yung need niya, no? Na pagmamahal or affection or time, or parang walang assurance. Kaya itong person na to ay confused sa inyong connection. Pero tingnan natin kung pag naiisip ka niya, anong feelings niya towards you? Anong feelings niya towards you? Pag naiisip ka niya, anong feelings niya ngayon towards you? Feelings niya ngayon towards you?
the high priest and the shadow side. Na-obsessed yung person na to sa'yo eh. Hindi ka matanggal sa isipan niya. Na parang winawaksi niya na mag-isip na mag-isip sa'yo. No? Kasi alam niya hindi na healthy, hindi na normal. No? Parang tingin niya parang may mali eh. No? Parang ganun. Na parang may mali, no? Parang ganon. Pero gusto niyang makasal sa'yo. Yun yung feelings niya dito. Na gusto niya nang makasama ka. Magkaroon ng union sa inyong dalawa. You will be together with the sun and the moon, no? Na makasal kayo. Kahit sa anong religion pa yan. No? Basta legal. Parang ganon. Yun na yung mga naisip niya eh. No? Kasi na-obsessed yung person mo sa'yo. Na mga naiisip niya advance na, no? Kaya parang ayaw niya kasi possible, ayaw nito kasi natatakot siya sa kung hindi magkatotoo, no? Parang umasa lang siya, parang inuto niya yung sarili niya, parang ganun siguro, guys, no? Bakit ba parang may fear yung person na to sa pag-iisip sa'yo? Okay. Nagkakaroon na siya ng care for you, no? Kaya nga parang, dahil sa kakaisip na nakakaisip sa'yo, dahil na-obsess siya, no? Itong person na to ay nagiging malambot yung puso niya sa'yo. So, possible, this person is sensitive with the Queen of Cups na madaling ma-hurt, emotional, no? Feminine na soft yung personality niya. At takot siyang paglaruan mo, parang ganun. With the Page of Wands, ay nandun na yung excitement sa kanya eh. Excited na siya to start a new beginning. Clarification of the Devil card dito. Ayun talaga, Queen of Cups. Dahil sa kakaisip niya sa iyo, guys, parang nagkaka-problema siya, no? Nagkakaroon siya ng anxiety, no? Parang hindi na nagiging normal yung pagtulog niya, hindi na nagiging normal yung the way siya mag-isip kasi na-obsess na to sa iyo with the Devil card kanina, 'di ba? Yun yung ito yung clarification niya. Yun yung na-obsess, nag-overthink siya sa iyo, no? And it caused stress, no? Na-stress na tuloy yung person na to kakaisip sa'yo, no? And with the Queen of Cups, yun nga, na-in-love niya na to sa'yo, guys, no? Na-in-love na yung person na to sa'yo. Gumagaan at lumalambot na yung feelings niya for you. Na parang andali niya ma-sway na, parang gano'n. Andali niya parang andali mo na makuha siya, parang gano'n. Kaya, parang, with the Devil card, and with the Nine of Swords, ay parang, kinokontrol niya, no? Kaya naglalaban yung isip at puso na itong person na to eh. With the Queen of Cups, Nine of Swords, and the Devil card. Dahil ayaw niya ding madihado sa uli. It brings stress sa person na to. Yung pag-overthink or pagiging obsessive, no, sa'yo. Your feelings towards this person. Your feelings towards this person. Ay! You want to offer something sa person mo. A love offer. You have feelings. May feelings ka sa person mo na to. May offer ka dito. Small offer. With the Seven of Cups. Sa mga options mo, nakapili ka na. And this is the person na pinili mo. Na pili mo. Na you see.
through your feelings, no? Kumbaga, sa mga options na yon, napili mo tong person na to dahil pinakinggan mo yung damdamin mo, yung feelings mo. No? Nakita mo yung the one. Yung person na na-identify mo. No? Na-identify mo na yung person na gusto mo talaga, no? Or gusto mong makarelasyon with a Knight of Cups. And the Seven of Cups. Dahil sa pinakinggan mo yung feelings mo. Sa feelings mo, ikaw nag-base, no? Binase mo sa feelings mo. Ano bang gusto mong mangyari sa inyo ng person mo? Five of Swords. And the Two of Swords. Hindi mo alam. Hindi pa ganun ka klaro or fixed yung isipan mo. Ano ba talaga? Naguguluhan ka ngayon eh. No? Confused yung isip mo ngayon. Ano bang gusto mong mangyari sa inyong dalawa in the future? Ano ba yung life with that person na gusto mangyari sa inyo? Pero with the Five of Swords, ay handa kang harapin yung mga pagsubok or challenges or harapin or kalabanin yung mundo for this person or yung mga kontrabida or against sa inyong dalawa, no? Against sa relationship nyo, sa pagsasama nyo, no? Or sa inyong pagmamahalan. Handa mong harapin yun. Handa mong ipaglaban tong person na to. You're willing to face any obstacle, no? Or any challenges for this person. Bakit? With the Seven of Wands in reverse and the High Priestess, dahil nararamdaman mo spiritually, no, na connected kayong dalawa, na there is a string, no, naka-attach sa inyong dalawa. Dahil nagkakaroon ka na ng tiwala sa person na to, eh. You're opening your defense. No? Parang kung nagkaroon ka man ng trauma sa mga past person mo, pagdating sa person na to ay parang na-open yung doors mo. Parang ganun. Natuto ka ulit magtiwala, no, sa person na to with the High Priestess. Dahil na-feel mo eh yung energy ng person na to. Na-feel mo yung person na to. Ano na-feel mo with the High Priestess? Clarification. Na this person is stable and parang hindi niya kailangan ng ibang person to be complete, no, hindi niya kailangan ng ibang person para
mabuhay. No? Nafe-feel mo na itong person na to ay matatag na person na naglalagay ng healthy boundaries at nililive niya yung mga baggages. Yung kung tingin niya toxic na yung relationship ay nililive niya yon and marunong siya mag-let go. No? At mas lalo siya nagiging strong yung personality niya. This person knows its worth. Knows her worth. Knows his worth. No? Babae or lalaki. And feeling mo, you will be secured and stable sa person na to. Na hindi to needy yung person na to. May control siya sa emotions niya. Possible outcome for the both of you. Mga susunod na mangyari sa inyo ng person mo. Kasi destiny mo naman to eh. Possible na mangyayari, mga next na mangyayari sa inyo. Soon na mga mangyayari sa inyo. Five of Wands. Seven of Swords. Five of Wands and Five of Wands in reverse. May makipag-ayos dito, guys. What's with the Seven of Swords dito? Clarify natin. Merong isa sa inyo na parang deceitful or person outside sa connection nyo. Clarification, the Seven of Wands. Kaninong energy to? What's with the Seven of Wands? Ah, merong pretensions dito, guys. Pretension. With the Nine of Pentacles. Sa person mo na energy, guys. Makipag-ayos siya sa'yo. No? Pero itong person mo ay may mga hidden agendas, no? Meron siyang reason with the Queen of Swords. Na itong person mo, guys, ay may message to sa'yo. Parang may mga pagkukunwari, deceit, lies. Parang yung pakipag-ayos dito ng person mo ay parang hindi sincere, no? Makipag-ayos siya sa'yo, suyuin ka niya, or mag-message to sa'yo, i-approach ka niya. Pero, may balak tong hindi maganda with the Seven of Swords. What's with the Seven of Swords? For selfish intention with the Nine of Pentacles. And the Seven of Swords. What's with the Seven of Swords? What's with the Seven of Swords? What's with the Seven of Swords? Ano, merong tricks or merong ginawa yung person na to na meron siyang gagawin, no? Oh.
with the Three of Pentacles and the Eight of Pentacles, na yung person mo ay may ginagawa para mas lalo kang may in love sa kanya. Yun nga, parang itong person na to ay parang madaya, no? Madaya, no? Na may ginagawa to. Possible spell or yun nga, love spell or kung ano man, para may gagawin siya dito. Yun yung possible outcome para maging emotional ka sa kanya, ma-in love ka sa kanya with the King of Cups, para palagi mo siyang isipin, ganun. So ito na lamang guys for collective reading ngayon sa mga baguhan po dito sa aking channel. Please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa masusunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.